Sure na, sure ko lang. Naghihintay na kami ngayon dito sa tapat ng Gilligan's Moa. Nagbukas kami ng travel journals pa Baguio at dito ang hintayan. First time nga lang namin pupunta ni Mahal ng Baguio kaya super excited kami. Nakatulog na kami ni Mahal sa biyahe at pagising namin ay nandito na kami sa first stop. Ang Our Lady of the Atonement Cathedral. Meron na kami narito ng bebete na sampagita kaya bumili kami. Nilagay namin sa paon at nanalangin na sana maging maganda ang araw to at ligtas na biyahe. Sobrang ginigilongwa dito si Mahal kahit tajakit na siya. At pagkatapos noon, bumili kami ng taho. Wala pa kaming almusal kaya ito muna itinira namin. Painit na taho sa malamig na lugar, sarap! Pagkaubos namin ng taho, umasok na kami sa katedral. Sobrang ganda pala ng loob nito. At ito naman yung view sa labas. Pagkatapos noon, next stop, itong Botanical Garden. Bago kami pumasok sa loob, kumain muna kami ng almusal dito sa may mamitas. Ang ganda nga ng view nila dahil kita-kita mo yung buong garden. Ayaw na aliwa kami nito ni Mal kasi umuusok yung hina namin. Mga bata, yarn. Pagkatapos ng paglalaro, tumingin na kami sa menu. May dito kami na ngayon tao. Buti nilang naka-order na kami kagad at ito na kayong kinain namin. Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami dito sa entrance ng Botanical Garden. Para bumili ng ticket papasok. Sa pagkakaalala ko, 100 yung entrance dito per head. Hindi ako sure kasi 3 months na itong video na ito, mayroon ko lang na-edit. Sobrang ganda nga dito sa Botanical Garden kasi pil-de-pil mo talaga yung nature. Kung stress ka at super exhausted, bagay na bagay nga talaga itong lugar na ito para sa'yo. Super nakaka-relax kasi talaga yung ambience ng paligid. Masarap sanang tumambay na matagal dito pero dahil tour journeys kami, may mga time limit talaga yung bawat destination. Pero kahit may time limit, may enjoy mo pa rin naman yung buong lugar. At pagkatapos noon, naglaad na nga kami ni Mal papunta sa exit. Next destination, the mansion. Hindi na nga kami nagtagal dito, tamang picture lang dahil hindi naman pwede pumasok sa loob. At pagkatapos noon, next destination, the mines view. Medyo marami-rami ang nagbibenta ng mga souvenir dito at marami rin nagbibenta ng mga halaman at mga bulaklak. Dito nga talaga ako sobrang lamang ha dahil sobrang ganda ng view. At habang naglalakad kami, meron na kami nakita ang K-pop na kabayo. Pero hindi na kami sumakay kasi parang naawa kami. Pero sobrang ganda nga ng view dito, ang sarap lumipad. At pagkatapos nun, next destination, Bamboo Sanctuary. Pero bago kami pumasok sa loob, meron nagbibenta ng ice cream sa bungad. Kaya nagpabili si Mal ng ice cream, kaya bumili na rin ako ng akin para tigisa kami. Kita nyo naman yung ngiti niyan, ngiting tagumpay. Dahil Bamboo Sanctuary niya ito, dito mo makikita yung iba't ibang uri ng mga bamboo. Sinong sawa? Sinong galit? Ay, iba pala yun. At next destination, Bell Church. Ngiting tagumpay nga na naman dyan si Mahal. Para ba naman kasi, basic lang daw sa kanya akitin niya ang napakataas na hagdana na yan. Kaya pagdating namin dito sa taas, ayun, hinal na hingal. Hindi na kami nakarating sa pinakamataas kasi nakalock daw. Kaya ayun, nag-decide na kami bumaba at naglaad pabalik. Tanghaling tapat na nga at kahit malamig, ramdam mo pa rin talaga sa balat mo yung pusok ng araw. Walking distance nga lang dito yung Valley of Colors, kaya kaunting papicture lang kami. Tapos dumiretso na kami dito sa Strawberry Farm. Dito na kami bumili ng mga pampasalubong at dito na rin kami nananghalian. Wala nga akong clip niya ng pagkain namin pero ito na lang yung tapos na kami kumain. At pagkatapos namin mabusog, dito naman tumibog si Mahal. Gusto mo? Wawa. At dahil nasarapan si Mahal sa papritis, bumili nga siya ng 3 balot. Ngiting tagumpay na naman. At pagkatapos noon, sinilip na namin tong Strawberry Farm. Grabe, napakalawak. At pagkatapos noon, ang next destination, Takeaway Lunch, kung saan kami mag-check-in. Walang aircon yung kwarto pero hindi na kailangan dahil sobrang lamig. Okay yung room, malawak, may TV, may lamesa at upuan, at may wifi, at malilis din yung CR. Hindi ko walang nagustuhan yung sahig kasi sobrang gaspang tapos ang dumi ng basahan. At mula sa bintana, ito ka yung view na natatanaw namin. Pupapahinga muna kami ng ilang oras. See you sa part 2.